Naging matagumpay nga ang laban ng ating national team na Gilas Pilipinas kontra sa national team ng Indonesia. Pero nanotis nga ng karamihan na medyo mahina ang depensa at opensa ng ating national team sa ilalim. Kaya ang tanong nga na mga ka-hoops natin sa laban kontra South Korea ay dapat na bang subukan na palaruin ang ating pambato na si Kai Soto? Yan ang ating pag-uusapan for this video. Tara! Renta puntos nga ang tinambak ng Gilas Pilipinas kontra Indonesia tulad nga ng inaasahan ng marami. Maganda nga ang linaro ng ating mga guards, especially si Terdy Ravena at CJ Perez. Pero hindi nga maiiwasan na mapansin ang performance naman ng mga players na nakapwesto sa ilalim. Yes, ito nga ay ang ating mga big men. Marahil sasabihin nga ng iba ay okay lang ang naging performance ng ating mga big men kasi panalo naman ang Gilas. Oo, nakuha ko naman ang punto doon mga ka-hoops, kaso nga lang paano kapag South Korea na ang kalaban? Paano kung may naturalized player na ang kalaban? Buti na nga lang ay hindi nakalaro si Lester Prosper sa panig ng Indonesia. Dahil kung hindi ay baka alanganin pa tayo sa panalo. Kaya real talk tayo dito mga ka-hoops. Sa game kontra Indonesia ay hindi nga naging effective ang ating mga big men. Magaling si Poy, subok na yan. Chuat Go, malaki ang naiambag sa Ateneo ng dalawang big men na yan. Trotter, Rosario, magaling din ang dalawang yan. Pero yun na nga, kulang ang kanilang performance kung itatapat sa South Korea. Kaya ang tanong nga ng marami, oras na para subukan ang ating pambato na si Kai Soto kontra South Korea. Kapag pinalaro nga si Kai Soto kontra Socor ay parehong makikinabang ang national team at si Kai. Makikinabang ang Gilas dahil mapapalakas nga ni Kai ang ilalim. Katandem ang posibleng naturalized player na maglalaro din kung sakali. At sa palagay ko ay malaking tsansa na si Angelo Kwame nga ito. Makikinabang naman si Kai dahil makakakuha ito ng mas magandang experience dahil nga sa mataas na level ng kompetisyon, lalo na Socor ang kalaban. At ang maganda nga dito ay dito pa lang ay makikita na natin ang tandem ng hybrid Gilas para sa 2023. Terdy Ravena, CJ Perez, Juan Gomez de Llano, Dwight Ramos at si Kai Soto. Aabangan ng Ravena-Soto connection o di naman kaya ang Perez-Soto connection. Dito nga rin masusubukan kung kaya lang makasabay sa ganitong klaseng kompetisyon ni Kai. Malaki nga rin ang posibilidad na si Coach Tab Baldwin na ang maging head coach ng Gilas kontra Socor. At kung mangyayari yon, alam nyo na siguro ang ibig ko sabihin mga ka-hoops kapag sinabi kong mas lalarga ang pakpak ng Agila. Mangyayari nga lang ang possibility na yan kapag pinayagan si Kai na maglaro ng The Skill Factory sa atin sa time na yon. Kung wala silang mga sched games ng TSF. Kampante naman ako sa kampo ni Kai kasi kay Kai na mismo nang galing sa interview dati na kung para sa national team no question na yon. Kaso nga lang ay kailangan pa rin ng abiso sa kanyang team na TSF. Tulad nga ng nangyari na dapat maglalaro si Kai sa Mighty Sports. Pero I hope na ibang usapan na kapag national team na ang tumawag sa kanya. Pero kung kayo ang tatanungin mga ka-hoops, sa inyong palagay, dapat na bang palaruin si Kai Soto sa ating national team na Gilas Pilipinas kontra South Korea? I-commento nyo lang yung opinion sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. Thank you for watching mga ka-hoops at God bless sa inyong lahat. Yung dalawang yun, yung NBA at yung national team, yun yung top 2 talaga na parang yun yung dream ko na makapaglaro. Kaya ako naghahanda everyday para pagdating dun ready na ako. And yung talagang paglaro sa bansa ko, no question yan. Kahit saan mang liga, basta paglalaro ko para sa bansa ko talagang lagi akong go dyan.